Yo, what's up mga bomba? Welcome back to our YouTube channel. Gaya ng sinabi ko sa inyo, may mga i-add tayo ng mga panibagong content like ng mga moto vlogs dahil meron na tayong bagong motor na Honda ADV at ngayon naman, finally nakabili na ako ng mga ngilan-ngila na kailangan natin dito sa motor natin. Siyempre, inuna ko yung helmet, napaka-importante ng helmet. Tapos, bumili na din ako ng ating top box, no? Yung compartment, extra compartment sa likod. Gloves, ano pa ba? Yung pang-balot sa mukha para ilagay mo yung helmet mo pampadulas. Tapos, syempre, bumili ako ng tent. Ito, tent ba yung tawag dito? Basta kumot, no? Kumot ng motor. Iiwasan ko kasi na kapag umuulan, umaaraw dito sa amin, open kasi dito, is mag-fade agad yung kulay. No? So, ingat na ingat, no? Hanggang una lang naman tayo maingatin. Mag-iksawa na tayo, wala na! Sira na! Hindi, iingatan talaga natin itong motor na to. At ito yung nabili ko. Pumunta ako sa tent up sa Caloocan at ang dami itong pwedeng bilhin. At isa to sa mga napili ko kasi black lang tas may touch of parang maroon yata yung ano na ito. So water repellent na rin siya, magagamit din natin siya kahit na umulan, umaraw man, hindi masisira agad yung motor natin. Siyempre, bumili tayo ng Evo na helmet, no? So nag-research din ako about sa mga helmets at isa rito sa mga top seller ng helmet dito sa Philippines. At actually, nag-plan ako kanina na ang bilhin ko is HJC ba yun? Basta HJC, yung kahilera na ito. At ang price nun is nasa 9,900 or 9,895. Bili ko ito ng 4,395. Pero, nakuha ko lang ito ng 3 plus, mga 3-2 din, mga ganun. So, ngayon, bubuksan natin, napapakita ko sa inyo kung anong kulay ng helmet na nabili natin. At yun guys, i-unbox na natin ito. No, so dati, puro PS5. Games, sapatos, at kung ano nang pa, pero ito, helmet naman. Ayan, so, marami akong nakita magagandang helmet doon, no? So, sabi ko nga kanina, munti ko nang bilhin yung HJC kanina, but ang problem is, hindi magkasya yung, ano, yung helmet. Ang sakit, ako ganun yung mukha ko. Hindi ako makahinga, so parang hindi ako comfortable, eh. Paano ko pa nag-long ride tayo, hindi ako makahinga. Baka mahimatay ako sa loob nun. Kaya sabi ko, huwag na nating pilitin. Baka dumugo. Ganun. Tapos, eto na ang ating helmet. Pero unahin muna natin yung nabili ko na eto yung pang hold upan. Tapos, meron din ditong eto din, yung nitro na gloves. Kung nag-ride ka, kailangan mo ng gloves. Pakita ko sa inyo. Siyempre, pag sumemplang ka, huwag naman sana. Siyempre, may protection ka sa kamay mo, di ba? Kasi pag sumubsob ka dati sa bike, yung nagbabike ako, pag sumubsob, walang protection, talagang puro gasgas. So, yan siya. So, pag sumemplang ka, ganun mo yung kamay. Ganun mo. Hindi, ito yung tatama. Hindi, pag ito, medyo rubber lang to kasi pampakapit to ng signator or acceleration. So, hindi mo siya pwedeng lagyan ng mga ganito. Ito yung para dumulas lang siya. Tapos, ganun din naman yan sa kabila. Ito na yung helmet natin. Meron siyang extra na, I think ito yung ikakabit ko. Ito, meron siyang clear na extra dun sa glass para mas makita natin ang malinaw yung daan. Tapos ito siya. Ito na, may kasama pala talaga siyang parang bag ng helmet. Yun. Alam niyo guys, marami akong nakitang color ng Evo, pero dito ako na mas na in love kahit na gusto ko siyang eterno sa black, white, and red, pero okay na to, white. Yun, ito na ang nabili natin, and I think naman okay naman siya, white. So, black, white, tapos minimalist, ang bagay naman to sa red. So, feeling ko na ito magiging si Gerard Anders lang tayo dito. Dahil sa ganda ng helmet na to. So, try natin. Kasi, partida guys, kalbo ako ah. Pero walang mag-gasya sa akin na helmet dun. Paano pa kung makababo ko? As in, talagang. Ayan o. Tapos meron siya ditong, pwede mo siyang ibaba. Ayun. Kapag mataas ang araw, pwede mong gamitin to. Kapag ayaw mo naman, gaganyan. Tapos, balik mo to.
Pero since parehas naman na sila ng kulay, so I think papalitan ko ng clear to para may option ako. Tapos guys, syempre bumili na tayo kaya na sinabi ko kanina, top box. Kailangan kasi ito, bilang online seller, no, kailangan natin ng mga malalaking compartment. Hindi kakasya yung, although malaki yung compartment ng ADV, pero mas mapapakinabangan natin kapag may top box tayo. So marami tayong pwedeng malagay dito, mga PS5 games, Funko Pops, sapatos at kung ano na pa. So susunod, gagawa din ako ng mga vlogs na pupunta ako sa mga kabomba natin. Magbibigay ako ng mga Funko Pops doon gamit ang ating bagong ADV na Honda at kung ano na pang pwede natin gawin dito sa vlog na ito. Magdadagdag tayo, papasyal ko kayo at kung saan saan pa. So ngayon ito, ayusin namin ito ni Kuya at may balang. Pwede mo bang itutok doon sa ating motor kung ano itsura niya? Ayan siya guys, mabalitan nyo naman kung gano'n ginawa ng paraan ng aking mama. Ayan na, lagyan niya ng kumot na bubble trap. Hindi nga alam kung pang regalo ba yan o ano. Gamit ko yan for para mga 3 days din, no? So napakinabahan ko naman siya. But in fairness, effective naman yung ginawa ng ano. Okay, so kakabit na namin. Finally, natapos na kami at grabe, medyo mahirap yung kabit kapag wala ka idea talaga. So, sundan mo lang yung mga screw at yun, nakabit na namin. At ito na ang result niya, kahit tamo. Yan. So, bagay na bagay siya. May kita niyo yung ating red na stop tire na dito. So, pinili ko rin yung red para at least, di ba, ang meaning nun is stop. So, talaga mapapahinto sa atin yung mga nasa likod natin para hindi tayo maaksidente. So, ayun, pag mabuksan siya, madali lang naman siya. Yan, tapos iaangat lang natin. Oh, meron na tayong helmet. Palit muna. Resting natin. Diba? Pwedeng-pwede na guys, pwedeng-pwede na. Natin itong vlog natin. I'm happy ako dahil nakabit ko na to. Nakabili ako ng helmet at ibang accessories na gagamitin ko sa sarili ko. Yun, salamat sa mga nanood dito sa ating video. See you sa next vlog natin. God bless and peace!